magandang araw, kabola. Sa video po na ito, magbabalik tanaw po tayo sa mga huling trades po ng bawat teams po ngayon sa PBA. Ano ba itong mga huling transactions po na ginawa? Sino ba itong mga players o picks na huling nakuha po ng bawat team? At sino ba itong mga huli po nilang give up? Ang ginawa ko po, inayos ko po sila in chronological order. So, ang ibig sabihin po yan, mauna yung mga may latest po na trade at ang pinakahuli po is basically yung team na may pinakamatagal na pong huling trade or yung pinakamakunat mag-trade. So, pwede na po natin simulan. Una sa listahan natin ay ang Alaska at Blackwater na nagkaroon po ng 1-on-1 trade. At sa trade po na ito, bagong-bago lang, nakita na po natin ang debut po ni Trotter at ni CBC sa dalawang team po na ito. Of course, Trotter is now being focused as the future of Alaska while CBC will be a vital part po ng Elite. Next po ay naganap noong August between Northport and Colombian Jeep. Dito pa rin po sa conference break po natin. Trade na nga po ng Jeep ang dalawa sa disgruntled players nila na nag-ask po ng trade. Nakuha pula ay dalawang big men. Dito nga po si Chongson. Of course, crucial dito yung pagkakuha po kay Gabayne at Flores. Kasi sobrang hirap po ngayon makakuha ng bigs. While Northport, of course, got talent in King and Escoto. Sobrang deep na po ng lineup ng Northport because of this trade. Panglima po, nakadalawang trade po ang Alaska is Break. At ang isa nga po sa nakuha nila ay si Anne Missy. Well, Rain or Shine gave up on Ahan Missy after they saw Ray Nambatak's breakout conference ng Commissioner's Cup. Nakuha po nila for Ahan Missy is of course a first round pick, yung lower po between sa pick po ng Alaska at ng Phoenix. And of course, Ping Eximiniano that they expect to be more of an offensive player po sa kanila. Pang-anim po ay ang Ginebra. And of course, I'm talking about the Stanley Pringle trade. So maraming po muna dito. 3 role players for a superstar. Paano yun? Naging balance eh. Now, maraming angulo mo kasi pwedeng tignan ng trade na ito. Actually, pwede mo siya talagang tignan na balance. At nagpakita ko na po yan sa isa sa mga video ko. Well, Northport, with this trade combined with the trade po kanina with Gabayne, wherein nakuha po nila si King at Escoto, basically, really has one of the deepest lineup po ngayon sa PBA in terms of quantity. They have a lineup as deep as 14 players na pwede talagang maglaro ng quality minutes sa PBA. Next po sa listahan natin ay ang TNT na meron pong malaking trade na ginawa together with Northport last June. Kung maalala nyo po, ito po yung trade wherein ginive up na po ng TNT itong si Cruz na matagal na kanilang hindi na po pinapalaro during that time. And in this trade, they got Marion Magat and sandamakmak po ng mga second round pick na malamang gagamitin din nila sa kanilang future trades. Where Enlex managed to get Cruz na may crucial na role po agad sa kanila. Partner po ngayon ni Kiefer Ravena sa kanilang backcourt. Next po sa listahan natin is itong Meralco na ang huli, pinakahuling trade po is basically ang biggest trade po nila sa history po ng kanilang franchise. They gave up 2 first round picks for Raymond Almasan. Yes, dito nyo rin po makikita kung gaano na po kayaman sa first round pick ang Rain or Shine. Kasi nakita nyo siya kanina na nakakuha po ulit ng first round pick from Alaska. While Meralco naman, talagang ganito dapat ang price ng isang sentro na may unique skill set like Almasan. At kung maging healthy na itong si Almasan at unti-unti pa niya na-develop yung game niya, pwedeng maging worth it itong give up po ng Meralco. Or pwede rin hindi, kasi as of now, they are bound to get a top 3 pick. At imbes na silang gumamit, Rain or Shine na po. Pang-sampu po sa listahan is itong Phoenix. Nanguling trade po na ginawa, isang pagkuha po nila kay Balesteros sa 2020 second round Meralco pick in exchange for John Pinto na actually, kaka-acquire din po nila from Blackwater for Joseph Eriobo. Second to the list po sa listahan natin ay ang San Miguel. And hindi po yung Terrence Romeo trade yun, kundi ito pong pagkuha nila kay Paul Zamar. So they gave 2 second round picks para makuha po si Paul Zamar. And for me, this was a win po dati for Blackwater because hindi naman ganun kahirap po makakuha ng quality point guard like Paul Zamar. And they managed to get 2 second rounds pick. I expect itong ating mga draft batches in the next 3 to 4 years to be very deep.
compared sa average po na draft batch sa dekada pong ito. Kaya maganda itong nakuha in Blackwater to get Paul Zamar. Well, San Miguel basically got another bench piece. Hindi naman masyado naging focus si Paul kasi very loaded naman sila sa kanilang mga guards. Although in the future, there's a good chance na unti-unti na rin magbibigyan po ng minutes itong si Paul. Lalo na isa sa mga coaches po ng San Miguel ay ama niya. Last sa ating list, ang pinakamakunat po na mag-trade ay walang iba kundi ang Magnolia. At chats, ang pinakamunod po nilang trade is nung trinade po nila si Herndon, ang number 6 pick po for Flores, number 9 pick, and 2 second rounders in Gabayne and Sargent. Nung kagaganap lang po ang 2017 draft. Hindi po ganun kalalim ang 2017 draft, pero looking back po sa trade na ito, makikita natin na hindi naman nalugi ang Northport. Kasi nagamit nga nila si Gabayne at Flores to get a Jerome King at Russell Escoto. Pero Robbie Herndon has a big role now for Magnolia and expect that to grow even bigger kasi very versatile po na player itong si Robbie Herndon. So yan na po ang mga huling trades ng bawat teams sa PBA. Alam niyo na ngayon na Magnolia at San Miguel po ang pinaka makunat po in terms of trading. Successful naman yun para sa kanila kasi sila basically ang pinaka-successful na franchise in these last 2 seasons. Ano sa balay mo kabala? Kailan kaya ulit mag-trade ang San Miguel at Magnolia? Comment lang po sa baba.